Hello mga ka-SFT, today is Friday, February 5, 2021. Isinilid sa drum at saka sinemento, ganyan natagpuan ng isang bangkay ng isang lalaki sa Mabitac, Laguna. Sementado ang buong drum kaya kinailangan pang bakbakin ito para makuha ang bangkay na tinatayang nasa 30 hanggang 40 ang edad. Napag-alaman din sa imbestigasyon na may tama ng baril sa bibig, dibdib at likod ang lalaki. Nakikipag-ugnayan na Mabitac Police para matukoy ang pagkakakilanla ng biktima. Dumating na sa bansa ang unang cutter head o pyesa ng tunnel boring machine o TBM na gagamitin sa planong underground railway sa ating bansa. Pinangalanan itong kaundaran na may timbang na 75 na tonelada. Una ito sa 6 na piyesang inaasahang darating sa bansa. December 2019 pa sinimula ng underground railway system na inaasahang magpapagaan sa biyahe ng mga commuters. Sa ika-4 na sunod na buwan, tumaas na naman ang ating inflation rate matapos itong pumalo ng 4.2% nitong Enero. Inflation ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo tulad ng pagkain, kuryente at transportasyon. Mula sa 3.5% noong Disyembre, pumalo ito sa 4.2%. Ito na ang pinakamataas na inflation rate mula noong February 2019 na umabot sa 4.4%. Paalala pong muli, bukas na ang voter registration at pwede na rin po kayo magparehistro tuwing Sabado. I-download lamang ang forms sa Comelec website at ipasa ang application mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 3 p.m. sa Office of the Election Officer. I'm Joseph Morong. Stand with us. Stand for truth. Silent but not quiet. At mas nakakatakot raw, ito raw ang sitwasyon at pangamba ng ilang mga lokal na residente at ilang mga Pilipinong nagtatrabaho sa Myanmar dahil sa military coup doon. Lilian Tuburcio has more. Sa ganitong paraan, idinaan ng mga residente sa Myanmar ang kanilang protesta laban sa militar. Matapos nitong agawin ang pamumunos sa kanilang bansa at magdeklara ng isang taong state of emergency. Kaya ang mga buong komunidad, sabay-sabay na nag-iingay tuwing gabi. Kumakanta rin sila ng isang revolution song bilang pagtutol sa military coup. Sa social media rin nag-ingay ang ilang Burmese national ang kanilang panawagan, hashtag Justice for Myanmar at We Do Not Accept Military Coup. Meron ding civil disobedience movement kung saan nagkaisa sila na wag munang pumasok sa trabaho bilang protesta. Started by the health workers like medical doctors from the government hospital. They're not going, from today onward, most of them are not going to the hospital. They stop working. Kinokondena ng mga residente ang pag-aresto ng militar sa kanilang matataas na leader, kabilang si State Councilor Aung San Suu Kyi at President Win Myint at iba pang kapartido nila sa National League for Democracy o NLD. Ayon sa Myanmar Army, inaresto nila ang mga opisyal dahil umano sa pandarayan ng mga ito sa eleksyon noong November 2020, kung saan 83% ng boto ang nakuha ng partidong NLD. Dahil dito, kinuha ng militar ang kapangyarihan sa pamumuno ng bansa sa pangungunan ni Myanmar Militar Chief Min Aung Hlaing. The M Army messes up the whole country. We don't accept that generally. People are holding their anger and stay waiting the condition. Stay quiet, but there's so many crews, so soldiers there. This is also unfair, and their accusation is not right. For me, I feel like we are abused. Our Myanmar people, our citizens, we are abused. So I feel very angry, and also, yeah, I feel very abused. And they really took our right and our freedom. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nakatutok ang ating gobyerno sa sitwasyon sa Myanmar at nababahala sa kaligtasan ni State Councilor Suu Kyi. Ang Myanmar gumawa rin ng malaking hakbang laban sa demokrasya na sinuportahan naman ng Pilipinas. Pinayuhan din ng DFA ang mga Pinoy roon na mag-ingat, i-monitor ang mga pangyayari base sa mga mapagkakatiwalaang sources at sumunod sa guidance ng lokal na pamahalaan.
Sa tala ng DFA, nasa 1,273 ang mga Pilipinong nagtatrabaho at nakatira sa Myanmar. Ang kababayan nating si Blue, di niya tunay na pangalan, 2 taon nang nagtuturo sa Naypyidaw, ang capital ng Myanmar. Nagsisilbi rin siyang township coordinator ng mga Pinoy. Payapa raw ang kanilang pamumuhay bago mangyari ang kudeta. Sobrang peaceful dito sa capital. Walang tao-tao. They call this one as ghost town. Wala. As in total shock. Actually, sobrang lapit ko dito. I'm just 6 kilometers away from the area itself. Yung niready ko yung isa kong maleta. So, tag dito, nilagyan ko siya ng damit for 5 days. Tapos yung importanteng dokumento. At ang isa ko pang ginawa, nag-record ako sa isa kong cellphone kung anong nangyayari dito with the date. And tag dito, kung anong naganap sa akin sa araw na yun. I mean, it sounds funny, hysterical, pero it works for me. Kasi ako lang mag-isa, wala akong kasama. Sa ngayon, mas kalmado na raw ang sitwasyon doon. Pero hindi pa rin siya basta-basta lumalabas. Silent but not quiet. Yun yung mas nakakatakot. Tahimik pero kakaibang katahimikan, nakakatakot na katahimikan kasi hindi mo alam talaga kung anong mangyayari sa susunod. Country na to, controlled by military, I don't even know that we are still safe here. As Pinoy that stay here, takot ako ngayon. Pero pinilit ko lang maging matatag kasi wala naman magawa. Ang airport nila dito, close. Walang makapasok, walang makalabas. So, hold on na lang. Temporarily black ngayon ang Facebook sa Myanmar kasunod ng kudeta. Pero bago pa man ito ma-down, nakausap natin ang ilan nating kababayan doon. Iisang kanilang sinasabi, bagamat maayos ang kanilang kalagayan, hindi pa rin nila maiwasan na mangamba at kinakailangan din mag-ingat para hindi madamay sa gulo. Kinumpirma naman ng Embahada ng Pilipinas sa Myanmar na may ilang Pinoy nang nag-register sa repatriation form. Sa ngayon, fina-finalize pa nila ang bilang ng mga uuwi at inaasikaso na rin ang schedule ng kanilang flight. As soon as they land po, pwede naman po sila makipag-ugnayan po sa OWA. Tutulong naman po kami or meron pong ibang pangangailangan yung OSW. Pwede naman pong sabihin, hindi naman po basta iwanan ng OWA yung mga OFW. So hanggang makauwi po sila sa mga pamilya nila, mag-assist po kami. Mula 1962 hanggang 2011, nasa ilalim ng pamamahala ng militar ang Myanmar. Mula noon, unti-unting sinimulan ang liberalization ng Myanmar hanggang sa magkaroon ng eleksyon noong 2015 at naluklok na leader si Suu Kyi. Pero sa nangyayari ngayon sa kanilang bansa, pakiramdam daw nila, unti-unti nang naaagaw ang ipinaglaban nilang demokrasya sa loob ng halos isang dekada. So like in this modern 21st century, they also make it again like this, and I couldn't see for any freedom and any democracy parts for the future. Prioridad ng Pilipinas ang kaligtasan ng ating mga kababayan sa Myanmar. Pero sana maayos ng gusot sa pagitan ng civilian government at militar at mapakinggan ang boses ng masa na ibalik ang demokrasya. I am Lilian Tiburcio. I stand for truth. Matapos ang 10 buwan na walang naitatalang kaso ng COVID-19 sa Perth, Australia, isa sa ilalim ulit ito sa lockdown dahil sa isang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa lugar. Ang agarang lockdown sa Perth, Australia sa report ni JM Encinas. Ito ang sitwasyon ng City of Perth sa Australia. Anime ghost town ang mga kalye rito. Isinailalim kasi ni Western Australia State Premier Mark McGowan ng Perth sa 5 araw na hard lockdown matapos magpositibo ang isang security guard na umano'y nagtatrabaho sa isang quarantine facility sa Perth. At about midnight last night, we received a positive COVID-19 test result. That positive result has come from a male hotel quarantine security guard in his 20s. So beginning at 6 p.m. tonight, the whole Perth metropolitan area, the Peel region and the southwest region will be going into full lockdown. Si Elvis, isang Filipino chef sa isang hotel restaurant sa Perth.
I went in the morning and I can see the difference between that when the announcement was made, not even 30 minutes later, I went there and it's packed. And it was like people were like going crazy, like even the cars were like beeping towards each other. I can see people starting to panic a little bit, like even you can't even cross the street because there's just so many cars. 10 buwan na natiling COVID-19 free ang City of Perth, ang natatanging state sa Australia na napagtagumpayan ang COVID-19 ng ganung katagal. Hanggang nitong linggo, may nagpositibo. So at the beginning, our first lockdown before we actually went on COVID-free, when we said COVID-free for like 10 months, that means that there's no community transmission. So we were successful in doing that. Before the first lockdown that we had here, we weren't really going like mandatory masks or something. It's like your discretion. But we were encouraged to always stay home and we only go out for essentials. So if we still have jobs to go. Sa ikatlong araw ng lockdown, ipinasilip sa atin ni Elvis ang sitwasyon ng Perth mula sa kanilang public transportation, supermarket at ilang public places doon. Wala kang makikitang tao sa labas dahil ang mga taga-Perth, disiplinado daw na sumusunod sa mga protocol na ipinatutupad ng kanilang gobyerno. The way it's being treated this time, is a little, I find it a little bit more stricter and faster in a sense that the way they act, it seems like they're so prepared. The only reason why we're doing this, it wasn't because there's only one person spreading the virus, but if it looks like there's one case that we already know, we have to do something straight away because otherwise we won't be then, you know, enjoying what we have enjoyed for the past 10 months. Si Estella naman, na halo 17 years ang nakatira sa Perth kasama ang kanyang dalawang anak at asawang si Mark. My son come out sa bedroom niya and then start yelling to me, "Mom, we don't need to go to school tomorrow. We have lockdown starting tonight at 6. And I was like, "What?" I thought he was just trying to get away from going to school. Like the kids' excuses. And then I pick up my phone, start doing the Facebook thing while I'm watching TV, and then all of a sudden, all my friends start talking about the lockdown. Tanging essential workers, health workers, mga lalabas para bumili ng grocery supply at mag-exercise lang ang piniyagang lumabas. Banned din ang pagbisita sa ospital at mga nursing homes. Then I start rushing to the shop. And then that's how I saw the traffic. Start from 2 blocks away from the shopping center, the traffic already started and I was like, oh my god, what's going on? Ito naman po ang itsura ng supermarket. Ayan, empty. The queue was from end to end. You can't get in. And I almost had a fight with one woman over a carton of milk. Caregiver si Estella at dahil sa lockdown, naapektuhan ang kanyang trabaho. So, kamusta po yung naging lagay ninyo sa trabaho? And my work has been cancellation because it's really hard lockdown. It means no one's allowed to go outside unless it's essential because we can only do essential works. There's a lot of times that been cut off from our work. The only way to stop the virus is to lock it down. Stop people from coming in. Straight away, lock it down. Because this new British strain is so sneaky, it passes around so quickly, it has to be stopped before it can start. So after 5 days, we should find out whether there is any more contagions or any more people contagious. The short 5-day lockdown has done the job it was designed to do, to reassure us that we don't have community spread of the virus in WA. So we can get our state back to normal as soon as possible. Malaki naman daw ang pasasalamat nila dahil ang Australian government naganda ng ilang pangangailangan ng mga taga-Perth gaya ng pagkain at cash assistance. They've been giving money to the people who need the money so that they don't go hungry and they don't starve. Ang ilang border na kabubukas lang, muli na namang isinara para maagapan ang pagkalat ng COVID-19, pati na rin ang bagong variant na mula UK at South Africa. The only reason why I guess we're doing that is because having known to be the only state in Australia that has gone 10 months at least in terms of no community transmission, we have had a system in place that works for us. Ayon naman sa Okta Research, may iba't ibang estratehiya at pamamaraan ng iba't ibang bansa kung paano kukontrolin ang pagkalat ng virus. The strategies differ per country.
Mm-hmm. Now, if you have a situation in Australia where very few cases in general, and we've been able to sustain a very, you know, low transmission rate for the last, 6 to 8 months, largely because of border controls and timely and appropriate responses, then you can do it in that context. But in the Philippine context, there's so many other considerations there. Last year, when it first started a year ago, we weren't able to, you know, to lock down effectively and close up our borders. The government is responsive, but if then the people of Australia and people of Perth are not that responsive towards that mandate of the government, then whatever it is that they would like to put in place, it's not gonna go anywhere. Ang pagkakaroon ng isang kaso sa Perth at pagpapatupad ng agarang lockdown ay isa lamang patunay na siniseryoso ng kanilang lugar ang laban kontra COVID-19. Iba-iba man ang estratehiya, ang mahalaga ay mapag-aralan mo ng mabuti ang iba't ibang hakbang ng pamahalaan para hindi makompromiso ang kalusugan at kabuhayan ng mamamayan. I am JM Encinas, I stand for truth. Kilala ang Pilipinas na top exporter ng abaka sa buong mundo. Sa Catanduanes nga, 80% ng kabuhayan doon ay nakaasa sa industriyang ito. Pero hanggang ngayon daw, mga taniman doon nakadapa pa rin dahil daw sa kawalan ng pondo para sa rehabilitasyon. Lilian Tiburcio reports. Bags, lampshade, twine at itong suit kong face mask, ilan lang ito sa mga produkto na gawa sa abaka. Pilipinas ang isa sa mga nangungunang exporter ng abaka sa buong mundo. Pero ngayong may pandemya at sunod-sunod ang naging kalamidad, napadapa ang industriyang bumubuhay sa ilang probinsya sa Pilipinas. Itinuturing na abaka capital of the Philippines ang probinsya ng Catanduanes. Mahigit 80% ng kabuhayan ng mga residente roon pagtatanim at paghahabi ng abaka. At sa kanila nanggagaling ang high-grade abaka fiber na ine-export ng Pilipinas. Malaki ang ambag ng industriya ng abaka sa ating ekonomiya. Katunayan, umaabot sa 4.7 billion pesos ang annual revenue nito ayon sa Philippine Fiber Industry Development Authority. Pero tulad ng ibang industriya, tumamlay ang produksyon ng abaka nang magkaroon ng pandemya. Bahagyang naantala ang mga kalakal sa pagpapatupad ng community quarantine at travel restrictions. Napuruhan din ang Catanduanes sa paghagupit ng sunod-sunod na bagyo noong nakaraang taon. Pinadapa nito ang ekta-ektaryang pananim ng abaka kung saan ang pinsala umabot sa 1.6 billion pesos. Kahit 3 buwan nang nakalilipas, hirap pa ring makabangon ang mga magsasaka. Si Edgardo Otordo, mahigit 2 dekada nang nag-aabaka. Dati pagsapit ng Pebrero, nakalatag na sa kanilang bahay ang mga na-strip na fiber. Pero ngayon, so wala po tayong mapakitang produkto ngayon ng abaka. Kasi yun nga po, wala pang ma-harvest. Nakakalungkot po, sir. Wala na kayong makukuha ang kabuhayan. Kasi abaka lang yung pinakailangan namin itong sagutin at saka yung dapat na pag-intaman. Masakit rin po sa damdamin, sir, at saka sa puso. Wala naman kami makukuha na pambili ng pagkain. Pag-aabaka rin ang nakagisnang kabuhayan ni Victor, pero ang nasa halos 4 na ektaryang taniman na salanta rin. Kaya para maitawid ang pang-araw-araw na pangangailangan. Kung minsan, sir, nagbibinta kami ng gulay, sir, ng itong gabi. Malaking hamon ngayon sa probinsya ng Catanduanes kung papaano sisimulan ang rehabilitasyon. Ang problema, naaprubahan na ang national budget. Malaking po ito, dependent kami sa national budget. Yun naman kasi ang pangako ng national government after the title that they will provide. Ayon sa Philippine Fiber Industry Authority ng Catanduanes, 121 million pesos ang kanilang budget proposal para sa abaka rehabilitation. Pag nabigyan ng attention ngayong 2021, mga 2 to 3 years, pili nang ma-strip yun kung mabigyan ng attention. Ngayon kung hindi, talaga naabot tayo ng siyam-siyam. Abot tayo ng 5 years na makatuta,
ma-recovery yung mga abaga. Mula sa 11 bayan ng Catanduanes, 6 na bayan ang totally damaged at mahirap pa rin ang produksyon hanggang sa ngayon. Kabilang dyan ang mga bayan ng Baras, San Miguel, Bato, Virac, San Andres at Gigmoto. Sa tala ng LGU, nasa 100 million to 150 million pesos sana ang kanilang monthly revenue. Pero sa nakalipas na tatlong buwan, wala silang kinita. Sa ngayon, binigyan muna ng cash assistance ang mga magsasaka mula sa 5 milyong pisong natitirang pondo ng Philfaida Catanduanes. Pero hindi pa rin ito sapat para makabawi at may sakatuparan ang rehabilitasyon. Ayon naman sa Department of Agriculture, pinag-aaralan na nila ang budget proposal para matulungan ang mga magsasaka. Kami po ay tutulong, patuloy na tutulong para may angat uli ang abaka farming at abaka industry, lalo-lalo na dyan sa Catanduanes. Basically, they have i-revive yung abaka farms nila. No? Bibigyan sila ng panibagong seedlings, fertilizer, kung ano pa man, pati technical assistance. And syempre, yung post-harvest, kasi kailangan yung fiber niya patuyuin, tapos yung stripping machines na tinatawag. Bibigyan din sila ng alternatibong kabuhayan habang hinihintay na lumaki ang mga pananim. Para sa mga bagang farmers, talaga kailangan back to zero sila, di ba? Pero meanwhile, bibigyan nga namin silang alternative muna ng livelihood while mag- lumaki uli yung baka nila. Tunay ngang may pagmamalaki ang world-class fiber mula sa Catanduanes. Pero ngayong apektado ang kanilang kabuhayan na way bigyang prioridad ang pondo sa rehabilitasyon. Nang sa ganon, bumalik ng sigla sa industriya ng abaka. I am Lillian Tiburcio. I stand for truth. Mga KSFT, nag-try na ba kayo na bumili ulit ng karne ng baboy? Abay, sino ba naman talaga ang hindi mapapakamot sa ulo sa presyo nito? Minsan umaabot ito sa 320 pesos hanggang 400 pesos kada kilo ng karne ng baboy. Kaya nga, for the record, mga KSFT, ano ba ang solusyon ng pamahalaan dyan sa nakaka-high blood na presyo ng karne ng baboy? Narito ang sagot ng Malacanang. Bakit walang price cap sa supermarket? E ang tanong mga kababayan, sino bang nag-aangkat ng baboy para adresin ng kakulangan? Yung mga nasa palengke na tinatawaran pa natin o yung mga nasa supermarket? Hindi ba dapat lamang na kapag magkakaroon ng price cap, kaparehong may price cap sa palengke at sa supermarket? Lalo na nga sa supermarket dahil mas mura nilang naaangkat yung baboy. Kaya naman kahapon po, nangako po ang ating DTI sa pamamagitan ni Secretary Lopez na henceforth, unang-una magkakaroon po ng label na imported ang baboy na binibenta sa supermarket at kapag ito po ay imported na baboy nga, subject na rin po siya sa price cap. Pero kulang nga rin daw yung supply. Kaya naman yung ilang mga nagbebenta ng karne ng baboy, sabi nila huwag na lang magbenta, lugi din naman. Ano ngayon ang tugon ng Malacanang dyan? Kaya nga po nag-iingat tayo pagdating doon sa desisyon kung ilan ang aangkatin from abroad. At ang ating priority, mag-aangkat muna tayo galing sa Visayas at Mindanao. So kung dadamihan mo ang supply at kasamang price cap, inaasahan po natin na talagang bababa naturally ang presyo ng baboy dahil more supply means less prices. Sa madaling sabi, price cap. Ikalawa, yung local importation. Yung mga baboy sa probinsya na mas mura kung bibilhin doon ay dadalhin dito sa Metro Manila. Ikatlo, kung hindi pa rin kaya ng local na supply, import tayo. Pero mas malaking problema yon dahil baka naman mamatay yung industriya ng pagbababoy dito sa Pilipinas. Kaya kung kayo ang tatanungin ng KSFT, paano nga ba solusyunan yung napakataas na presyo ng karne ng baboy sa atin ngayon? Narito naman ang sagot ng ilan natin mga ka-stand for truth.
And that's all for today, mga ka-SFT. Don't forget to like and follow Stand for Truth GMA Facebook page for the latest updates. I'm Joseph Morong. Stand with us. Stand for Truth.